mga kabayan, tutorial tayo ngayon about brakes, mga brakes sa likod ng sasakyan. So, ito yung tinatawag na caliper, brakes sa likod. Yan. Oh, hindi ka makita. Ito, ito. Yan, kita siya. Yung caliper niya, piston, kita niyo siya, yan o. Oh. Mayroon siyang slot, apat na slot. So, yan. Pag-ikot ng handbrake, mayroon siya dito, lever. Ito, ito. Lever niya. Tapos sa loob, mayroon siyang parang gear. Pag binatak natin ng handbrake, iikot siya dahil itutulak ng piston papalabas dito. Para ikitin yung brake pads. Yung brake pads natin, meron siyang ito, ito, botones. Ano. Ito yung nakatama doon sa slot. Ito, natin makita. Dito, dito. Yung botones tayo sa brake pad, yun ang nakatama doon sa slot na yun. Para hindi ito umikot pag binatak natin yung handbrake cable natin, hindi siya sasama sa pag-ikot yung ito, caliper piston niya. Kaya siya may slot na ganun. So, pag tama niya rito, pag nakatama siya rito sa botones na ito, at binatak natin yung handbrake cable, hindi siya iikot yung piston. Tutulak lang siya. Itutulak niya para kumapit yung ating brake sa likod at napagana natin ang ating handbrake. Ngayon, kung paano siya ipupus pabalik pag magkakabit tayo ng bagong brake pad, ngayon siyang ginagamit tayong tools. Sometimes gamit tayo ng long nose. Yan. Igaganto natin siya. Tatama siya dun sa slot na yan. Then, iikot natin siya ng clockwise. So, pag ikot ng clockwise, pahapit, yung piston niya, babaon siya. Atras siya doon sa sagad. Para pagkakabit natin dito sa brakes, ng bagong brake pads, eksakto na yung kanyang clearance. Hindi niya siya nakalabas. Never yung ipupush o gagamitan ng pantulak to dahil may gear yan sa loob. Okay. Pero ito yung pan... Ayun ang brake, ang function ng brake na ito sa likod na caliper. Ang gamit ay handbrake cable, pero may gear siya sa, may gearing siya sa loob para itulak yung piston na hindi siya umiikot. Hindi siya iikot dahil meron siyang ito, pinaka-botones yung brake pad. Yung iba, kinakabit itong brake pad nang hindi naka-align dito sa piston na doon sa slot. Kaya minsan ang kain ng brake pad ay tagilid. Kasi nga hindi siya tumatama rito. So, be sure na pagkabit tayo ng brake pad at pag-ikot ng slot na yon sa caliper ay nakatama yung botones na ito sa brake pad. So, yun lang sa likod. At sa harap naman, sa brake pad sa harap, ito siya. Sa caliper sa harap. Ito yung caliper sa harap. Sa harap naman, ang gagawin natin, meron tayong special tools. DIY tayo. Kami lang gumawa nito. Brake pad to, no? Wala nang lining. So, ginawa na lang namin. Mag-welding tayo ng nut. Tapos, naglagay tayo ng bolt. Mag-wrap thread. Tapos, minwelding natin yan. So, itong pantulak sa piston. Ganto siya. Yup! Demonstrate natin. Demonstrate natin to. Lalagay natin yung brake pad. Yan. Sorry, isang kamay lang kasi yung gamit natin eh. Tapos, insert natin itong ating special tools. Kung halimbawa mahirap i-press yung caliper sa loob, ilalagay lang natin ito rito. Yan, lumang brake pad. O, halimbawa, lumang brake pad. Lagay ko lang. Ganyan siya.
nakakabit na yung brake pad doon, nakaipit. Ito yung ating pang tulak. Habang iniikot ko siya ng pahapit na ganyan, tutulak niya yung piston to sa loob. Teka, hindi ko lang may demonstrate masyado yan. Tutulak niya yung piston. So, ito. Yan yung pangtulak natin ng piston. Para tumulak siya, iikutin natin to ng ito ng clockwise pahapit. So, itutulak niya yung bolt papasok. Ipipress niya papasok yung piston pabalik sa kanya. Huwag kayo magbubukas dito sa blader ng fluid. Hindi advisable yun. Ginagawa lang yung kung sakaling stuck up yung piston na talagang mahirap sa ibalik papasok. Pwede kayo magbukas ng fluid. Pero hanggat malambot, gagamit kayo niyan. O kaya yung flat screw habang nakakabit pa siya rito sa caliper, pwede siyang sikwatin. Pero kung halimbawa, nailabas yun na yung caliper at mahirap sa ipress, gamit kayo ng ganito. So yun ang gamit ng ganitong pang press. Yan. Okay. So yan lamang po. Bye-bye.